pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, meron akong guest co-host from Manila Times College. Kasama po natin si Miss Tiana May Basilio. Hello po! Hello po, Miss! No? May po eh. Hi, Tiana! Kamusta ka? Mabuti po, Miss. Kayo po. Okay naman. Ngayon, ramdam mo na ba ang init ng summer? Nag-araw sobra. Na? Sobra. Sobra po, Miss. Ngayon po, pinapawisan ako eh. Isipin mo ha, every time na ganito ang panahon, ang mapaisiha is parang makikita mo sa television at sa iba pang news, merong sa radio, merong sa radyo, ayan. Alam mo kung bakit? Kasi yung temperature namin dito, parang kadikit na namin yung araw, especially sa kabanatuan. Talagang pag sinabi nila ang pinakamainit na lugar ngayon sa Pilipinas, Nabaisiha, nakalagay doon, Kabanatuan. Hindi ko alam kung bakit, parang katabi ng araw sa halip na ano bang planeta yung malapit sa araw? Mercury, di ba? So parang dating sa amin eh, Sun, Kabanatuan, Mercury. Ganon yung dating. Sobrang init dito. Diyan ba sa Zambales, ay ganon din ng level ng kainitan? Siguro masasabi ko, Miss, pero kapag sa labas kasi hindi mo makahalata kasi mas madaming turista na pupunta dito dahil lang sa beach eh. Oy, madagat! Ngayon, usong-uso yan, no? Kasi yung mga kababayan natin eh, syempre mas takot na silang pumunta sa mall, di ba? Kaysa sa mga open space with the pandemic na meron tayo. Mas pinipili na nila yung vitamin C. Tinatawag natin vitamin C, SEA, no? Yung dagat. So, karamihan sa atin dito, na-try mo na ba yun? Yung magka-camping ka lang, may bonfire, may dalakang tent. Hindi ka nauupa ng cottage, gano'n. May hammock. Talagang cowboy style na ano na beach camping. Ngayong araw, kaya na parang may papakilala ka sa akin na may solusyon pagdating dito sa Lamok. Apo, Miss, meron po. Yan, naabangan yan. Lopez Quezon. Oo. Taga saan nga to? Taga Lopez Quezon po, Miss. Chairman Lopez, po siya ng isang Quezon Province. Farm. Apo. Yan. Maabot na tayo ng Quezon Province. Ganyan, kalalayo. Palayo ng palayo. Palayo ng palayo. So, abangan po yan ng ating mga kababayan sa mga experience namin ni Kiana sa dagat. Ikaw, ano ba yung unforgettable experience mo sa dagat? With friends po. With friends, yes. Barkada, no? Barkada talaga. Mga kulitan sa dagat, yan. Opo. Ako talaga gusto ko bonfire. Bonfire ang gusto ko pagka na sa dagat. Kasi parang hindi pa nangyayari. Kasi bawal na po ata kasi yun, yung bonfire. May lugar na pwede. Kaso, pagka nandun na, biglang bumubuhos yung ulan. Yung sa maaga, maaraw, tapos pagdating sa gabi, magbo-bonfire ka, may ulan. So, parang ayaw, hindi tinadhana. Hindi naadya. So, abangan ng ating mga kababayan itong episode natin tungkol po sa citronella. Ay, isa po itong mabisa na panlaban sa Lamok. Kaya nga ngayon na meron tayong mga summer outings, huwag natin kakalimutan, no? Meron pa rin mga cases ng dengue kahit na mainit ang panahon. Kaya kailangan natin ito. So, sa aming magbabalik, abangan niyo po. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Kaya na, meron tayong mga kasama ngayong araw. Sino siya?
makakasama po natin ngayon ang chairman ng Jana Essential Oils at chairman din po siya ng Aldawa Cooperative na si Sir Jamil Jomel Barrero ng Lopez Quezon. Good morning po, sir. Ayan, good morning po sa lahat ng nanonood sa umagang ito. At good morning po sa inyo, ma'am. Yes, good morning po. Sir, nakita ko yung profile ng inyong company. Kayo ay nakafocus sa citronella. Ay, yes po, ma'am. Sa ngayon po ay doon po kami nakafocus sa citronella. Ano po ba yung citronella? Sa mga hindi pa po nakakaalam ng citronella, marahil karamihan sa atin ay bago pa sa pandinig, ano nga ba ang citronella? So, ang citronella po ay Simphobos kung tawagin, at ang variety po ito ay Java, origin from Indonesia. So, kahawig po at kamukha ng tanlad o lemongrass po, ano ang citronella grass. Kung mapapansin nyo po, ang pagkakaiba lang nila ay yung kulay, dahil ang kulay ng citronella ay medyo parang purple ang kulay. Yun, sir, yung pagkakaiba nila yung kulay lang. Pero pagdating ba sa amoy, pareho na pareho ba sila? Ay, isa rin po yun sa mga pagkakaiba nila, yung amoy at saan ginagamit. Tulad ng tanlad, alam naman natin ito ay ginagamit sa pagluluto o sangkap ng ating mga pagkain. Ang citronella po, isa sa mga purpose po nito ay yung secrepellant. Pangtaboy po ng lamok, langaw, insekto, maging ipis, daga, ahas sa ating mga tahanan. Ito po ay nakapagpapalayas dahil po sa taglay na amoy na hindi nila po gusto. Sir, tanong ko lang po, ano pong soil requirement sa pagtatanim po ng citronella? Ang requirements po sa pagtatanim ng citronella, bagaman po ito hindi gaanong masilan dahil po ang pag-aalaga ng citronella pagtatanim, pagkatapos mo itanim, ang sekreto, huwag mo siyang alagaan dahil hindi po ito inaalagaan. No, wala po kami nilalagay na kung ano tulad ng fertilizer o mga pataba o abono. Wala na po kami nilalagay pagkatapos pong ito itanim. Ito yung laging tanong, no, sa atin pagka meron tayong fini-feature ng mga grass, ng mga iba-ibang mga bagong crops, no. Saan daw nakukuha yung binhe? Paano nakakuha? Meron ba yan na direct na bibilhan? Paano ito mapaparami? Ayun, sir. Available po sa amin kung nais po nyong umorder para magtanim. Pwede nyo pong kontakin ang aming Facebook page para po ma-try nyo kung paano po itatanim ang citronella. Pero ang sinasuggest po namin, mas mainam kung kayo po ay may oras, panahon na kayo po ay pumunta mismo dito sa amin para po maituro namin sa inyo kung paano po ito itinatanim hanggang sa pag-harvest, hanggang sa pag-extract ng citronella oil ay tinuturo po namin ito ng libre, wala pong bayad. Saan ang location? Dito po matatagpuan sa Lopez Quezon Province po. Quezon Province. Napakalapit. Mga ilang tawid lang yan, ah. Pero sir, sa Quezon Province, ano ba ang klima dyan? Ano ba ang panahon dyan? Ano ba ang required sa citronella? Kailangan ba matinding sikat ng araw? Matakot ba to sa araw? Ano bang required dito? Ang pinakamainam po sa citronella ay itanim po natin sa direct sunlight. Meaning wala pong pwedeng magkaroon ng shade o kanlong para po yung paglaki ay mabilis at ang pagdami ganun din po kabilis. Dahil kung itatanim po natin sa mga walang araw o sabihin mga malilong na lugar, mabubuhay po. Subalit yung pagkakaiba ng direct sunlight ay malaki po ang pinagkaiba sa pamamagitan ng paglaki at pagdami. So, kailangan open space. Opo. At kailangan din po na hindi siya nababahaan. Kaya mas mainam po ito kung sa medyo uphill po kung yung itatanim. Pwede naman po sa pantay, basta po ang kondisyon, hindi naistakan ng tubig. Ayaw niya sa tubig. Nalulusaw. Opo.
Sir, pwede po ba siyang itanim sa bahay or sa bakuran? Pwede na po man, pwede rin po. Ang kondisyon lang po, kailangan ay kung gusto nyo na mabilis lumaki at dumami, ilagay nyo po siya sa nasisikatan ng araw. Mm-mm. Alam mo, suminabasa ako kasi bumili ako ng citronella sa may Baguio. Sabi ko kasi, panggugaw ng lamok. Pero doon sa base na nabasa ko, hindi siya makapagbugaw ng lamok or hindi siya magiging repellent unless i-extract mo siya into oil. Yes po, ma'am. Kahit po damihan ninyo ang tanim sa inyong paligid ng bahay, kung hindi nyo po irarap, hindi po niya maamoy yung amoy na citronella. Oh, at ibig sabihin, rubbing lang, pwede na. So, kada umaga, pipigain ko lang para mawala yung lamok sa amin. Pero gusto ko yun na kasi nakakaalis din sila ng ahas, di ba? Ng daga. So, eh yung mga chemicals na meron tayo ngayon, di ba? Last time, nag-spray kami ng para sa lamok, kami yung lumabas ng bahay. Kasi alam mo yun, pumipit doon sa lalamunan mo, ubo ka na ng ubo. Alam mo na matapang yung chemicals. Pero dito, ginagamit natin is natural way, yung smell lang ng citronella. Napakaganda yan dahil hindi siya makaka-damage ng ating mga lungs, di ba? Hindi rin siya poisonous pagdating sa mga tao. Tama ba, sir? Ah, yes po, ma'am. Kaya nga po, pinatutunayan namin na 100% organic po yung citronella na ginagamit natin. Kasi po, wala po kami inilalagay na anumang chemical mula ng lutuin ito. Kaya po, masasabi natin na safe na gamitin sa ating tahanan. Actually, ginagawa po namin itong katol. At the same time, ginagawa din po namin air freshener. Kasi nilalagay namin sa humidifier o kaya sa diffuser yung kanyang langis o kaya yung kanyang hydrosol. Kaya kahit po yung bata, safe po na malanghap niya. Ito kasi meron pong tinatawag na aromatherapy. Mm-hmm. Nakaka-relax po. So parang ang dami palang gamit itong citronella. Maliban doon sa mga nabanggit mo, ano pa, sir? Actually, ginagamit namin yung tulad dito. Ipapakita po namin. Ito po yung aming hydrosol. Ito yung hydrosol? Ano po ba yung hydrosol na tinatawag natin? Byproduct po ng essential oil. So, magkasabay po siyang na-extract mula sa citronella grass. Ito po yung citronella oil, ang oil sa hydrosol, ma'am. So, yung maliit, ito po yung oil. Tapos, mm-hmm, ito po yung hydrosol. So, imagine kung kayo po ay nagluto mula sa pressure cooker. Di po ba? Pag kumulo na siya, may umuusok. So, doon po sumasama yung langis. Tapos, so dahil nag-i-evaporate siya, kasama ang liquid, yung tinatawag gas, mula sa gas, then merong tinatawag na system, yung tinatawag namin condenser. So, once na lumamig po yung dating gas, magiging liquid. So, pag naging liquid na siya, kasama po doon yung langis. Dahil ang tubig ay mabigat, nasa ilalim siya, then yung langis po ay nasa ibabaw. Kaya pag iban po ay dumami ng dumami, yung langis, yun, meron po kami tinatawag na separator na automatic po doon kapag yun ay kumapal na at dumami na, naghihiwalay na po ang langis mula sa tubig. Tapos yun yung hydrosol ginagamit natin. Ito na po yung hydrosol. Pwede po ito i-direct spray sa inyong lababo, sa inyong mesa, sa inyong CR dahil po ay nakapag-aalis po ng mga odor. Ganun din po, pwede po gamitin sa diffuser. May amoy din siya. Opo, may amoy po siya, mabango siya. Kaya kung medyo may amoy yung ating CR, ito po mabisa. At ganun din sa mga pet. Kung may mga alaga po tayo, pwede po natin itong gamitin. Dahil nakukover niya po yung amoy. So naaalis po niya. At ito naman pong essential oil, ma'am. Ang ginagawa po namin, kung wala po kayong diffuser, ay inilalagay namin sa bulak. Tapos inilalagay namin sa likod ng electric fan, isinisingit namin din or doon sa aircon. Tapos ayun, naamoy na po natin yung halimuyak, yung aroma ng citronella. So nakakabigay po ito ng relax sa ating kaisipan kasi pag naamoy mo talaga yung citronella, talagang nakaka-refresh po ng ating mind. Gano'ng kadami sir na yung dahon? Ilang para sa isang bote?
Ang citronella po na sinasalang namin sa pagluluto ay 1 ton. Isang tinulada po, ibig sabihin 1,000 kilo. So ang napoproduce po namin na langis o essential oil mula sa citronella ay 3 liters po hanggang 3.5. 8.5, ilang bote 'yun? Ay kung sa ano ilalagay po natin sa 15 ml, umaabot halos din po ng nasa 100 bottles na 15 ml. Oh, sa isang ton, nilada, equivalent to 100. Ay times 3 niyo po 'yun, ibig sabihin po nasa 300 plus na 15 ml po yung mailalagay natin sa 15 ml. Kasi litro po yung binabanggit ko, ma'am. Liter. Kaya mas marami po kung ilalagay natin. Saka mas malaki po yung kikitain natin kapag po naka-retail. Kumpara po pag ibibenta natin siya ng litro-litro. Sir, continuous po yung pagluluto niyo? Yes po, ma'am. Patuloy po kami nagluluto. Dati po ay 24 hours. Sa ngayon po ay isang beses na lang sa isang araw. Dahil mini-maintain lang po namin yung aming, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 180 distributor nationwide po ang aming mini-maintain na suportahan o maibigay namin yung kanilang product na ibinibenta. Pero dahil nga po kami ngayon ay nasa expansion, kami po ay nagpalaki, nagpalawak ng aming citronella farm. So meron pa kaming ongoing na kinoconstruct po na 5 to 10 tons capacity po sa isang lutuan. Dahil po sa laki ng demand ng mula abroad po may tumatawag sa amin ay hindi po namin kayang maibigay dahil nung 24 hours po kami nagluluto ang kaya lang po namin makuha ay 8 liters pinakamarami mayan po yun. Oo. Pinakamarami na pero dahil po mayroong tumatawag from abroad kaya naisipan po namin mag-expand o magpalawak, magpalaki nang sa ganun po maibigay namin yung malaking demand mula sa abroad. Bali, abroad. Ang inyong market ay abroad. Yes ma'am, meron na pong tumatawag sa amin. Tumatawag po sa amin, 300 liters. So hindi pa po namin kaya. In God's will, ngayon po na matapos namin makonstruct yung malaki namin distillery, baka po maibibigay namin yung kanilang mga in-order po sa amin. Oo. Wait lang. Gano'ng kalaki na po yung inyong taniman ng citronella ngayon? Bali, meron na po kaming 4 na farm ng pag-aari po ng Aldawa Cooperative. Okay, meron na po. At meron pa po kaming tinatawag ng mga farm partner. Ano po? Mm-hmm. Dahil nga po sa laki ng demand, nag-open kami ng farm partner para sa ganun po ay naibigay namin yung kanilang pangangailangan. Dahil sa ngayon po talaga, ang totoo, dito pa lang sa ating bansa ay kulang na kulang po ang supply ng citronella oil. Kaya naisipan po namin magpalaki. Pero alam mo, Kuyana, nito ko lang nalaman itong citronella, ha? Nagkaroon tayo ng show ng Agria ko dyan. Doon ko lang nalaman na meron palang citronella na tinatawag. Pero nakita mo, ang laki ng demand. Parang lahat ng tao kung kilala itong citronella ngayon. Ako nga lang, ang alam ko lang po sa citronella, yung sa mall, yung amoy lang po. Opo. Or spa, or katol po. Katol, oo. So, ito eh, parang napakalaki ng market nyo, Sir Jamil. Yes, ma'am. Kaya nga po, totoo niyan, ma'am, sa ngayon, yung aming naunang ginawang distillery, yan na po yung pinakamalaki sa buong bansa natin, yung 1 ton capacity. Pero meron pa po kami, may malaki pa po kaming ginagawa ngayon. Yung binanggit ko po kanina, nasa 5 tons o 10 tons po capacity yung aming kinoconstruct ngayon. Hope sana matapos ngayong ngayong buwan para po masimulan namin yung aming target para po makapag-export tayo ng citronella essential oils. Sir, kayo nang po binabanggit na organic kayo. Ano ba yung ibig sabihin ng 100% pure at organic ang inyong citronella oil? Yes, ma'am. Dahil wala po kaming inihahalo na anumang chemical o bagay para masabi natin ito ay 100% na organic. Dahil po ito ay mula lamang sa isang damo na aming niluto at nakuha natin yung tinatawag na essential oil. So, paano natin na-maintain na
Kasi kailangan pagkadamo na ine-extract natin yung oil, dapat healthy din yung damo natin. Kasi wala tayong makukuhang oil pagkatuyot na yung damo. So, paano natin na-maintain na healthy yung ating mga citronella leaves? Yes, ma'am. Dahil po yung aming pagluluto na ginagawa ay kung ano po yung suggestion o tinuro sa amin ng DOST, yun po yung aming sinusunod para po mapanatili na malinis at healthy yung aming essential oils. I mean, sir, yung mismong leaves, paano tayo makakuha ng maraming oil kung tuyot naman yung damo, no? So sa inyo, from farm pa lang, paano yun? Meron po kaming system na ginagamit. Kasi mula sa pagkakatanim, ay mag-aantay po tayo ng 6 na buwan bago po natin harvestin. Opo. Then, pagkatapos po ng 6 na buwan, na-harvest yun, mag-aantay po tayo ng panibagong 4 na buwan na lang po. Para po makuha natin yung pinakamagandang uri ng langis ng citronella. So, 6 na buwan from tanim, i-harvest natin siya. Opo. 4 na buwan, i-store lang natin siya? Hindi po, ano po yun? Re-harvest po yun. Re-harvest? Tama ba? Opo. Opo. Sige nga sir, medyo confused ako dun. Okay. Hindi po ma'am, nagtanim tayo ngayon. Mm-mm. Ngayon na March, April, May, June, July, August, harvestin po natin yan. So, okay. Pagka-harvest po, dahil na-harvest na natin, halimbawa, yung isang hektarya na na-harvest na po na natin, sa susunod na buwan, ibang so ano ibang gagawin natin na sa unang na-harvest natin na 6 na buwan? At ma'am, pag-harvest po ma'am, diretso na po yan ma'am pagluluto. Okay. Halimbawa yung hintay natin ng 6 months, na-harvest natin after 6 months, diretso luto yun? Opo ma'am. Diretso tapos, po yun. Yung sinasabi mong 4 months is panibagong harvest. Opo, re-harvest po yun. Dahil 4 months na lang po yung edad ng citronella. Dahil yun po ay magandang edad para po makuha natin yung mas magandang langis. Kasi po, pag yan ay matanda na, kakaunti na po yung langis. Pero pag masyadong bata naman po, ay hindi po maganda masyado, hindi po masyadong maganda yung langis. Dapat po ay tamang-tama sa edad. Mula 4 months hanggang 6 months. 4 to 6 months. Yun ang harvest time para sa ating mga citronella para makuha natin yung tamang dami ng oil na kaya niya i-produce. Opo. Oh. Tapos sir, wala na kayong ano? Halimbawa, ano ba to? Binhi ba to? Or dahon-dahon talaga na isa-isa na itatanim? Ma'am, nakapagluto na po ba kayo ng tinolang manok? Ah. Bumibili pa kayo sa palengke nung tanlad. Mm. So yun po yung itinatanim doon. Inaalis lang po yung dahon. Ang haba po ay isang rodder lang po yung haba. Yun na po yung itinatanim. Oh. So hindi siya binhi? Hindi po binhi na ano. Yun po ay meron lang may akunting ano, basta wag pong masisira yung ubod nung citronella. Huwag masisira yung pinaka-ubod po niya, yung pinaka-bungo niya. Mm. So yun lang yung light tinatanim nyo? Opo. May spacing ba yan, sir? Meron po kami yung system na ginagamit. Sa iba po, ang ginagamit nila ay 1 meter. Ano po? Sa amin po ay isang rodder lang po o kaya 1 foot. 1 foot lang po yung distance. Pagitan? Opo. So bakit po namin ginamit yung 1 foot na pagitan? Dahil po nung 1 metro yung pagitan, in between meron pong tumutubong damo. Ay hindi ho namin kailangan ng damo. Ang kailangan ho namin ay citronella. Oo. Kaya wala naman po kaming alagang kambing para kumain ng damo. Kaya ginamit po namin yung 30 centimeter na in between para sa ganun po kapag ang citronella ay lumago na, wala na pong damo na mabubuhay sa pagitan po ng tinanim natin si citronella. So less maintenance na po tayo sa madaling salita. Hmm. Tapos, wala na tayong nilalagay na fertilizer? Hindi po kami naglalagay ng fertilizer o pataba o abono dahil nga po damo siya
Kaya ito rin po natin siyang damo. Pero hindi naman po sinasabi namin na hindi maganda. Kasi kung lalagyan mo siya ng papandaba at organic, mas maganda po. Pero dahil nga po hindi namin ginagawa para po hindi na po magkameroon ng panibagong gastos. Tulad po ng maintenance, kaya nga po ay ginawa namin 30 cent para wala na po kami maintenance. So dagdag pa po gastos 'yon. Ganun din po sa citronella, kung yan ilalagay mo ng filterizer, so panibagong gastos na naman po. Kaya mas maganda po talaga na ano lang, normal lang para tipid po tayo. Oh, parang maganda to kaya na kasi pagkatanim nila, nakuha yung tamang spacing, maghihintay na lang sila ng 6 na buwan for the harvest eh. Tama ba, sir? Opo, ma'am. At dagdag ko pa po, ma'am, isang beses lang po tayo magtatanim, harvest na po tayo ng harvest. Kaya nga po, ano kami... Ano location nyo? Kasi hindi bumabaha, mataas yan. Ay, opo, ma'am. Kaya nga po yun ang pinili namin sa ganun para hindi po kahit magtag-ulan, hindi po siya mababaha. Yes. Kailangan talaga pagka magtatanim tayo, strategical ang ating i-consider yung mga lugar, kung ano yung tinanim natin, at kung saan tayo mapapadali. Katulad yan kay sir, di ba? Parang pagkatapos magtanim, may tuloy-tuloy na ang kita. Ayos, ma'am. Yun po. At sa awa po ng Diyos ay tuloy-tuloy naman po hanggang sa nagpapalaki pa po kami ng farm para sa ganun ay mapalawak pa po natin at mabuksan ang industry ng essential oil dito sa ating bansa. At marami pa po may project na susunod na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kababayan at ng mga farmer. So marami pa po kami pwedeng gawing essential oil tulad po ng vanilla. Pwede rin po yung oregano. Pwede rin po yung tinatawag na vetiver. Pwede rin po yung may tanim din po kami ng cinnamon. Ano po? So, cinnamon. Marami po mga... Opo. Oh, favorite ko yung so, marami po. Marami po kami nga naka-line up na susunod. Sa ngayon po ay naka-focus lang po kami sa citronella. Para po magkameron kami ng pondo na magamit namin sa mas malaking pagkakitaan. Opo. Sir, pansamantala po putulin ko muna ang ating usapan. Pero sa ating pagbabalik, pag-usapan natin kaya na yung market, no? Dinig ko kanina, ibang bansa ang tumatawag kay Sir Jamil. So tingnan natin kung gaano ba kalaki ang pwede nating kitain sa negosyong citronella. Ito po ang Agree Ako Dyan. Ibabalik ko ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Jamil at patuloy nga po na pinag-uusapan ang citronella. There's sa market niyo po, sino po yung mga target na customers niyo po talaga dito sa pagbibenta ng citronella oil? Sa ngayon, ma'am, ay nabanggit ko po kanina na meron po kaming 180, kung hindi po ako nagkamali, 180 distributors nationwide na kung saan ito po yung aming mini-maintain na sinusupplyan po namin ng aming product. Kaya hindi pa po kami makapag-supply like abroad dahil kulang na kulang pa po yung aming produkto. Sir, sa abroad po is foreigner po yung mga nag-order sa inyo or kapwa OFW? Yes, ma'am. Mga kumpanya po na gumagamit ng citronella. And then, so yung pong mga companies na bumibili po sa inyo ng citronella, so parang nire-rebrand po ba nila ito or sarili niyo pong brand? Yes, ma'am. Ginagamit po nila sa off-lotion, sa sabon, saka sa mga cosmetics. Ito yung ginagamit nila. Sir, yung sa inyong citronella, mabibili natin to paano? Ayan, pwede po kayong umorder sa amin through Shopee po. Meron po kami Shopee account. So, search nyo lang po dyan na citronella essential oils. So, ang amin pong essential oil na 15 ml, nagkakahalaga po ito ng 299. Yung yes, hydrosol po, naman? Hydrosol naman po ay 47 pesos, 350 ml. 350 ml. So, 40 pesos, no? Tapos 200 sa 300. Sabihin natin 300 itong ano, citronella oil. Gano'ng katagal ba yung
paggamit natin itong citronella oil? Kasi maliit lang yung bote eh. Ito po ma'am ay pure, high concentrated. Kaya hindi po namin ito ina-advise na direct gamitin sa ating skin dahil po ay mainit. Pero pwede po niyong gamitin kung meron po kayong virgin coconut oil, pwede po ninyo itong i-mix doon. O kaya sa BB oil, pwede rin po. Or doon sa pang hand sanitizer po, pwede rin po kayong gamitin ito dahil ito ay nagmi-mix. Usually, ginagamit po namin sa diffuser at doon po sa aming tinatawag na mga panghaplas. Ano po, pag may mga kamakakati, ayan, ginagamit po namin. Sir, ilang patak po sa diffuser yung essential oil? Depende po ma'am kung sa inyong pangamoy kasi mayroon pong mild lang ang gusto, mayroon pong gusto medyo medyo hard. So depende po ma'am kung anong gusto niyo pong lakas ng ano ng amoy ng citronella. So sa hydrosol naman po sir, so parang damp lang po siya sa skin ang pwede. Hindi siya pwedeng parang pang lotion na igagamit talaga sa skin. Ang hydrosol po ma'am, mainam lang po ito sa diffuser din o sa humidifier na gamitin. Pwede rin po sa direct spray sa ating sa mesa, sa lababo or sa CR. Wala na po kayong i-add na anumang tubig dito. Direct na po ito. So ready to use na po ma'am ito. I assume no na mataba yung lupa diyan sa Quezon province. Kasi sila sir, hindi sila gumagamit ng mga fertilizer para sa kanilang citronella. Talagang natural way ang kanilang ginagamit para dito sa pagpapalaki ng citronella. Sa kadamo kasi talaga siya. Buti nga nakita natin na pwede pala siyang i-process at mapakinabangan. Pero kanina sir, balikan ko lang nabanggit mo yung kambing para dito sa inyong mga naka, kung sakaling may mga damo na nakasingit, eh damo din yung citronella. Hindi ba kakainin ng kambing yung citronella? Actually, meron po kaming kambing sa ngayon sa aming farm one. Subalit, pinaka-maintenance na po namin yung kambing kasi yung mga damo doon, yun po yung kinakain niya. Pero po, yung citronella mismo, citronella grass, ay hindi po niya kinakain. Oh, dahil sa amoy? Sa amoy, wala po kahit po ano pong insekto, anumang hayop ang kumakain sa citronella. Di ba kaya na pagka ito gusto mo na mabango yung bahay mo, walang daga, walang... Minsan, ako kasi nasa probinsya, no? Minsan talaga may mga pumapasok na ahas. Seryoso yun, oo. Kaya minsan magugulat ka, paglabas mo ng pintuan ng kwarto mo, may nakasalubong sa'yo, hi, gumaganon. Meron ganyan, kasi lalo na kung talahiban yung likod mo, seryoso, meron talaga na ilang bahay yung nalipatan ko na dito sa Nueva Ecija, dahil yung isang bahay namin malapit sa ilog dati, at yung isa naman eh, halos ganun din. So meron talagang mga nakakalusot ng mga ahas-ahas at marami kasing bukid dito sa amin. Kaya meron ganyan. So kung merong citronella, malaking tulong po yan. Mami, klaro po natin na yung ahas po maaring dumaan sa citronellahan. Pero kung mananatili siya po dun, ay hindi niya po gagawin. Pwede pong napadaan lang ang ahas dun sa citronellahan. Pero yung sabi niyo siya itira dun o mananatili, ay hindi po. Kaya safe na safe din dumaan doon sa inyo. Walang nakatambay, hindi katulad sa bukid, no? Ano, pagka naka yung mga palayan. Pero yung mga nakasingit-singit ng mga ahas na nakatira. So, alam na alam natin yan. Sir, sa inyong oil at sa kayong hydrosol, sa ngayon na nag-pandemic ba or sa panahon na may dengue, kailan mas mabili? Lalo sa, ma'am, sa panahon po ng umuulan. Umuulan, oo. Opo. So far sa ngayon naman po, tuloy-tuloy naman po yung mga umu-order sa kahit amin. Kahit walang ulan, oo. Opo, dahil po nga sa taglay na aroma nito kasi aromatic siya, mabango, nakapagbigay na relax sa atin, no? So tuloy-tuloy naman po sa awa po ng Diyos, ma'am. Pero ito ba'y pwedeng kailsama sa luto? Sa pagkain natin? One time may nakapag... Sabi po sa amin, pwede po, pero napaka-kunti lang po. Kasi dahil sa taglay na amoy niya, para pong hindi kagaganahan kumain. Pero sa lasa, maaring makapagbigay ng sarap sa isang niluto natin.
Pero pag marami na po masyado, yung amoy ay hindi po maganda. Sir, pasensya na po. Hindi pa po kasi ako nakakita ng citronella. Gano po ba siya kalaki? Kung kayo po ay nanonood sa YouTube, ma'am, search po ninyong aming YouTube channel, Aldawa Farm. Meron pa ako ng pinakalast na pinakita mula sa isang stock, gaano kahaba o ang anong edad, ganito kahaba ang citronella. Actually, lagpas po sa akin, pag tumayo pa ako, lagpas po sa akin yung haba ng citronella. Kasi inyo, sir, may limit din ba kayong height? O inahayaan nyo lang talaga siya? Ang pinapasiyan lang po namin, ma'am, kasi po ang paghaba at paglaki ay depende po sa location ng tanim. Meron po na ang lupa talaga ay napakataba at meron din pong lupa na sapat lang sa pangangailangan ng isang citronella. Kaya po pag mataba talaga ang lupa, mabilis po talaga ang paglaki at pagdami nito. So, pero po kung pagbabasehan po natin ay edad, tulad po ng binanggit namin sa inyo kanina, na mula 4 months hanggang 6 na buwan po yung maganda ang kuna ng citronella oil. Ilang tao ang nasa farm nyo ngayon na nag-maintain? Sa ngayon, ma'am, meron po kaming tiga-harvest ng 5 katao po dahil yun po ay ano lang, isang tinulada lang po yung aming niluluto. Bali, tig 200 kilos lang po sila. So, sapat na po yun sa, para sa isang lutuan. Pero ngayon po yung existing namin na ginagawang ano, bang malakihan po yun, kaya kailangan namin ng mga at least mga 40 tao na mag-harvest tuloy-tuloy. Sir, tanong ko lang po, may tamang way po ba ng pagtatabas ng citronella? Meron din po kaming system na ginagamit sa pag-harvest at pagtatanim at pagluluto. So kung kayo po at sa mga nanonood ay nais matuto, inulit ko po, pwede po kayong pumasyal, pumunta sa aming lugar at matuto. Wala po itong bayad, libre po namin itinuturo sa mga nais pong matuto. Pwede ba nating pahapyawan yung kung paano para magkaroon ng idea, kaunting idea ang ating mga kababayan, sir? Okay. Siyempre, unang-una po, kailangan po natin ng land preparation. Ano po? So, kailangan yung lupa, yung ating tataniman, ay wala na pong mga kahoy o nakaharang para po magkamayroon ng lilong, ano po, o shade. So, kailangan po wala ng damo para po ay pag tinanim nyo, hindi malalakihan ng damo yung citronella yung tinanim natin. Ngayon, ang pagtatanim po naman ay kailangan lang po natin ang baon ay mga 2 inches lang po. So hindi kailangan na malalim. Ano po? Pagkatanim po nito, lagay nyo lang yung tanim, huwag nyo na po siyang tabunan. Usually, pag tayo nagtatanim ng mga prutas o ng mga puno, pagkahukay po natin ay tinatabunan po natin ano. Mm-hmm. Kasi citronella po ay hindi na po tinatabunan. Pagkaputas po ninyo, itusok nyo lang siya. Then, iwanan nyo na po. Dahil pag umulan yan, ay unti-unti na po yan na lalagyan ng lupa. Tapos po yung butas, nagkakameron ng tubig. So, yun ang gagamit niya para maging supply niya na madaling tumubo. At pagkatanim naman po, ay huwag nyo na po nang didiligin. Hayaan nyo lang yung hamog sa umaga o kaya yung ulan. Dahil po, after 5 days, magkakameron po yan ng ugat. At yung ugat na yan, ay napakalambot. Kaya pag yan po ay diniligan ninyo, siyempre pag diniligan nyo, minsan yung tubig na nasasalwak dun sa citronella ay be possible po na maputol yung kanyang maugat dahilan para po ay mamatay yung ating tanim. Tapos sa pag-harvest, sir? Ayun, sa pag-harvest naman po ay para lang po kayo nag-harvest ng palay. So yung ginagamit, mayroon po kami ginagamit na pangputol doon, yung gamit sa palay, hindi po natin yun sasagad, ano po. Bali, parang isang roller lang po mula doon sa puno hanggang doon sa may dahon. Yun lang po ang kukunin natin. Ipanluto lang po yung dahon. May kaunting kasama po yung katawan. Pero lang po yun, ma'am. Tapos yun, ituloy-tuloy na sa storage. Ilang days ba yung kayang mapanatili na fresh yung ating mga citronella leaves? Actually, or diretso na siya po, agad sa extraction? Sa amin po, ma'am, hindi na po namin ginagawa yung air dry.
diretso na po namin na lulutuin. Then pagkatapos po nun, mapuno na namin yung aming lutuan. Lalagyan po namin tubig. Then sa kahon namin pakukuluin yung tubig. Pagkulo po nun, so sa awa po ng Diyos, tuloy-tuloy na po yun. Pagkulo nun, makakakuha na po tayo ng citronella oil doon sa mula sa pag-steam. Doon na po yun lalabas. So kayo sa tuloy-tuloy yan, yung ginagawa nyo habang nag-i-interview tayo. Ah yes, ma'am. Meron po itong tuloy-tuloy sa aming farm. So sa ngayon po, ako yung nasa opisina. So kung tayo po ay pupunta ngayon doon, ay sa malamang, meron po silang niluluto doon. Yes, Kiana. Sir, may maipapayo po ba kayo sa mga gustong magsimula ng citronella farming or doon sa mga gustong magtanim ng citronella po? Ayun ma'am, sa nagnanais po na kumita sa pamamaraan ng pagtatanim ng citronella, ito na po yung panahon para po makapag-umpisa kayo. Kasi bakit? Baka po dumating ang panahon na sa kanyo naisipan ay baka po ay nahuli na kayo. Dahil sa bago pa lang ito, ay ito po ang tamang panahon para po kayo ay magtanim. Dahil kung kayo ay magtatanim, darating ang panahon na meron kayo ng aanihin. Ano po, kung papaplanuhan pa natin kung kailan, ang payo ko po, magtanim na muna kayo. Bumili na po muna kayo ng pangtanim, then paramihin po ninyo. Ngayon, kung gusto naman po ninyo, halimbawa, ay maging pampartner namin dito po sa aming cooperative, ay welcome po kayo. So magsadya lang po kayo dito sa aming opisina para po ma-explain po namin sa inyo ano po yung mga patakaran, ano po yung mga dapat gawin, ano po yung mga requirements. So napakasimple lang naman po ng requirements namin. Unang-una, siyempre kailangan po meron kayong lupain. Ano, may mga lupa tayong tataniman. Then pangalawa, bibilhin po ninyo sa amin yung pananim na citronella. Pangatlo, ay kailangan po i-harvest ninyo pagdating ng 6 na buwan. At bilang pampartner, siyempre kami po ang bibili ng inyong citronella grass. At kami na po ang magpa-process nun, kami na po ang mag-i-extract ng langis nun, at kami na rin po ang gagawa ng lutuan mismo sa inyong lugar. Kaya po yung may mga lupa na nakatiwangwang at hindi pinapakinabangan, ito na po ang citronella ang inyong itanim dahil po ito ay walang maintenance. At hindi po ito basta nasisira. Hindi po ito katulad ng, hindi naman po natin sinasabing mas, hindi maganda ang prutas saka mga gulay. Sa citronella po, once po na tumubo na ito, tuloy-tuloy na po yan. At kahit po dumating ang kalamidad o bagyo, ay hindi po yan nasisira. Yun po ang kagandahan sa citronella. Yes. Nakita natin yung potential ng citronella, no? At isipin mo, yung mga nakatiwangwang na lupa ay muli nating mapapakinabangan. At pwede pang pagkakitaan kung gagamitin natin itong citronella at yung pag-process nga para dito sa mga langis at yung hydrosol na sa panahon ngayon eh maganda ang bentahan. Sir Jomil, ngayon summer pero papasok pa rin tayo sa tag-ulan. Alam naman natin na pag pumasok ang tag-ulan, yung dengue nandiyan sa ating paligid. At hanggang ngayon marami pa rin yung casualty na dahil sa nakakagat ng citronella. Ako naniniwala ako na prevention is better than cure. So kung meron kang citronella oil, malaking tulong yan, no, para mabawasan ang mga biktima ng dengue. Ay, tama po kayo ma'am. Kaya po mas maganda kung kayo po isusubok sa produkto ng citronella, masasabi po natin na hindi po kayo nalugi. Yes, sir. Sir Jomil, thank you po sa pag-share sa amin ang inyong mga kaalaman, lalo na po dito sa citronella. Maraming mga kababayan natin ang interesado dito. Kaya sabi ko, nung nakita namin yung inyong mensahe sa aming website, tignan natin tong citronella ni Sir Jomil. Ayun, maraming salamat din po sa inyo ma'am sa imbitasyon sa amin. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa, ay inulit ko po, welcome po kayo dito, bumisita kung kailan niyo po gusto at gusto niyo matuto, welcome po kayo, tuturuan namin kayo sa abot ng aming kakayanan.
Thank you po. Naku, kailangan natin ng marami pang Sir Jamil. Yung willing mag-share ng kanilang mga kaalaman. Salamat po. At sa ating mga ka-agree, isang kaalaman na naman po ang natutunan natin mula naman kay Sir Jamil, na pag-alaman po natin na hindi lang sa lamok ang citronella, pwede din itong gamitin bilang essential oils at maaari itong makatulong sa pagsumpo ng ating mga pimples. Tandaan nyo, mga pimples pwedeng-pwede. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Invest na tayo, subukan natin itong citronella. Mga ka-agrikultura, sumubok tayo gumamit ng citronella. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan.